Panginoong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, hindi na nalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buo. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at mapuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Mahalaga para sa atin ang araw ng Biyernes, para sa ating komunidad. Tayo po'y lumalapit. Tayo po'y naninikluhod. Tayo po'y nagmamakaawa, hindi lamang bilang individual, kung hindi bilang isang komunidad din, upang pakinggan ang ating inilalahad na mga petisyon, intensyon, mga panalangin, mga nilalaman ng ating puso, upang tayo ay kanyang paboran, upang magkaroon ng solusyon ang mga problemang pinagdaraanan natin, upang ang mga pabigat sa ating balikat ay gumaan sa tulong niya, sa awa ng Diyos. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawi mong kaming mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pa't mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang
siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos ng kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Bibigyan kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga. Si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong namamanas, kaya tinanong niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan, na ayon ba sa kautusan na magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling siya sa kapinayaon. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo iaahon kahit araw ng pamamahinga? At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong araw ng Biyernes, mahalaga para sa atin, binabati po namin kayo.
sa pagpapala, pagbebendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Natitipon po tayo bilang mga magkakapatid. Naniniwala po tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Invisible ito. Hindi ito nakikita. Ngunit nadarama natin kahit ngayon kung may maganda, positibong impluensya, nakakalakas ng kalooban, nakakaantig ng damdamin kung nadadamo mo positibo. Ang negatibo ay kabaligtaran din. Alam po natin. Kaya tayo, para sa Kanya, pumapanig sa Senyor, kumakampi sa Kanya. At ang iba sa inyo, nang galing pa sa malayo, ang iba sa inyo, gumising pa ng madaling araw, ang iba sa ating sumusubaybay, hindi pa natutulog, kailangan mamahinga na, matulog na, pero sinasamahan pa tayo. Bakit? Bakit tayo nagsasakripisyo? Ano ba nakukuha natin? Ito, naniniwala tayo, pagtutulungan, lalong-lalo na, papatapos na po, tutuldukan na po natin at ang katapusan ng kwento, pagmamahal, pagkakawang gawa, pag-aayuda. Kaya po, bawat isa sa inyo, hindi, porket napakadami natin, eh sino ba ako? Panginoon, kami nagmamakaawa. Nilalapitan natin ang pinakadamdamin ng Diyos. Oo, Diyos ay makapangyarihan. Eh sino ba tayo? Pero pinapalambot natin ang kanyang puso. Malakas po baka pangyarihan ng Diyos. Totoo. Ngunit siya'y humihina. Kung ikaw, tayo nagdadasal para sa isa't isa, ang hinihingi mong halos imposible na. Hindi ba? Ang Diyos, kung tayo'y makikiusap sa Kanya, hindi ba siya makikinig? Hindi ba siya, hindi ba niya papansinin ang ating taus-pusong paghihingi? Nakita niya, ipadama natin. Palakasin tayo ng salita ng Diyos. Sinusubaybayan natin ang unang pagbasa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. May paghihinayang si San Pablo. Ang Israel, mga Hudyo, piniling bayan ng Diyos. Sa kay dami-dami ng mga bansa sa mundo, sila ang hinirang. Ang mga ninuno nila, mga patriarka, ninuno nila si Abraham, si Isaac, si Jacob, hinandog sa kanila sa pamamagitan ni Moises ang kautusan mula sa langit. Pinadala sa kanila mga kay dami-dami mga mensahero, mga propeta. At nangako ang Diyos, matutupad, darating ang mananakop. Pinanganak sila, anak ni Abraham, dugo nila. Ngunit, nung dumating na yung kaganapan, nung dumating ang Mesiyas, hindi nila nakilala, hindi nila tinanggap, imbis ang iba pa nga sa kanila ay, imbis na mahalin, ay tinangkapang papatayin. Nakakalungkot. Ang pag-aaksaya, ang pagsasayang,
Yan po. Binigay na ang lahat. Ngunit, winaldas, binaliwala, itinapon ang magandang regalo. Naghihinayang si Sampag. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, napakabait talaga ng ating Panginoon. Inimbitahan siyang kumain ng pinuno ng mga pariseo. Alam po ninyo, ako kung ako tatanungin nyo, kung kakain ako, makakakain ba kayo ng paborito nyong putahe? Dapat tayo ay may masarap na luto, di po ba? Kung kaharap mo yung kagalit mo, di ba mahirapan tayo? Ewan ko, kung ako tatanungin nyo, kahit na ba yan ang paborito ko, ay nako, mawawalan ako ng gana. Hindi ako masasayahan. Pero si Jesus, matyaga talaga sa tao. Kahit na ba ang mga pariseo, sinabi dito, tiningnan ang bawat pagkilos niya. Isang maliit na mali, aha! Huli ka! Si Jesus, hindi naman lahat ng pariseo masama. Mula sa kanila, si Jose ng Arimatea, si Nicodemo, nung siya'y namatay, ipinakita nila, bagamat sila'y pariseo, lumantad na sila'y maging disipulo. Hindi po nasiro si Jesus. Sila pa. Iniisip na, babasa na Jesus sa mga iniisip nila. Pwede bang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga? Wala naman silang sinasabi, pero nababasa ni Jesus ang kanilang mga mukha. Nababasa ka lang iniisip. Ano ba ang pinaka-esensyal sa reliyon? Pinaka-diwa ng ating kaugnayan sa Kanya? Totoo, tayo po ay nagtatrabaho para sa inyong pamilya. Ngunit tayo namamahinga para magbigay samba, pasasalamat, papuri sa Kanya, pagdadakila ng Panginoon. Ang iba naman kasing otoridad, saradong isip, napakakitid, masyadong limitado. Minsan ganyan tayo. Basta hindi. Yan ang utos ni Boss. Ito lang ha. Ang higpit-higpit. Walang konsiderasyon, walang eksepsyon. Basta! Yan ang batas, tagapagtupad ako. Huli ka! Nakakalimutan na yung pinakadiwa, pinakakaluluwa kung bakit may batas. Ang batas para sa tao. Kaya nga sinabi, kasi meron doon may disabilidad, may kapansanan, may sakit. Pinapagaling kita. Hindi ba ang pagdadakila sa Diyos? Kung gagawa ka ng mabuti, hindi dahil sa iyo, kung hindi sa pamamagitan kapangyarihan ng Diyos. Di ba meron kayong hayop na inaalagaan, kung mahulog ito sa bangin o sa balon, di ba kahit na anong araw ng pamamahinga, tutulungan ninyo. Hindi naman, araw ng pamamahinga, hindi muna ako kilos, bawas ang pagkilos. Hintayin ko na may ilang oras pa ba bago ako tumulong. Di, masyado kang dikahon. Anak mo, ngayon na, emerhensya, agaw buhay na. Panmuna ngayon, ayon sa batas, hindi muna ako dapat tumilos. Ano ka ba? Itutulungan mo, anak mo yan. O hayop na mahalaga para sa iyo. Wala ka bang damdamin? Wala ka bang sentido komun? At ang diwa, pagdadakila, kaya nga, yung nakalaya sa kapansanan, di ba liberasyon yan? Hindi ba kalayaan yan? Oh, malaya na ako. Buo na ako. Salamat sa Kanya. Yan po ang ating maging damdamin. Kaya, unang pagbasa po ang aral sa atin,
Maraming kaloob, biyaya, bendisyon, grasya ay binuhos sa iyo. Huwag po natin sayangin. At sa Ebanghelyo, totoo, kailangan sumunod tayo. Pero huwag ka naman masyadong mahigpit. Ha? Huwag ka masyadong, oh, eto ha, napakakuan mo, nakahawa ka lang ng konting kapangyarihan. Kala mo kung sino ka na. Ha? Maging maunawain ka. Yan ang puso. Humihingi tayo ng awa. Para kaawaan tayo, maging maawain ka rin sa iba. Yan po yung mga aral. Pabaon lamang po ito. Pagnilayan po natin. At sa tulong ni Maria, Oktubre ngayon, ina ng Santo Rosario ni San Jose, muli, tayo po'y bukas, tayo po'y nakikita natin ang kamay ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay at kinikilala natin siya. Kinikilala natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos Ama na tumawag sa atin bilang kanyang mga anak at maging malaya sa pamamagitan ng kanyang mga anak na si Jesucristo, tugon po natin, makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan, manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Huwag nawa nating ilagay ang batas na higit pa sa tao, bagkos gawin muna natin ang dakilang utos na mahalin natin ang ating kapwa. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng pagmamahal sa ating pakikitungo sa mga dukha at inaapi at makita natin si Kristo sa kanila. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga may sakit at iyong mga nasa ospital, naway gumaling sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Ang mga yumao naway makapiling na ng Diyos. Manalangin tayo. Makapag-alay nawa kami sa iyo ng pagpupuri dahil sa lahat ng iyong biyaya, O Panginoon. Panginoon Diyos, maging paanyaya nawa sa amin ang bawat batas mo na mahalin at paglingkuran. Unawain at igalang akayin at gabayan ang aming mga kapwa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alag at hinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang magidugot katawan mo. Jesus Nazareno, alag at hinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Iyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling, pagpapalat, buhay na dalisay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa't pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kariyan. Langit at lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa.
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw, lalong-lalo na si Father Raymond Acuña at lahat ng mga pumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Jesus,
Nazareno. Patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samukot dasal, sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samukot dasal, sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Wala sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapili niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan na nung ika'y narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling.
Ialay mo po sa Panginoong Diyos si aring mga hinahing na sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkod rambilan ng Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pilipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Kristo'y pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nuestro Padre Jesús Nazareno, inalangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inalangal ka namin.